Okay, welcome back po sa aking YouTube channel. And today, isa naman po sa mainit na bakbakan ang ating ipapakita between former world champion Anatoly Karpov laban po sa pambato ng Pinas na si IM Rico Mascareñas during the 1988 Thessaloniki Chess Olympiad. So before I start, please don't forget to share, like, and subscribe po sa aking YouTube channel, and also you can click the bell button para po ma-update po kayo sa latest nating video na ina-upload. Okay? So without further ado, let's start. Okay, so white po dito si world champion Anatoly Karpov. So nag-start d4, knight f6, c4, e6, knight f3, then nag-c5 po si IM Mascareñas. So after c5, so ito po yung Benoni defense, no? Ginamit po ng black ay Benoni defense, no? So, ang ginawa po dito ni Karpov is nag-move po siya ng g3, no? So, hindi niya po pinasok yung main line ng Benoni defense. Kasi po, pag nag-d5 po siya dito, no? So, pag pinasok niya po yung Benoni defense, so, ang gawin po dito ni black, pwede lang po tumira ng d6, knight c3, e takes d5, c takes d5, then g6, no? fg3, bishop g7, bishop g2, castle, and rook e8, no? So ganyan po yung setup na Benoni defense, no? Pag pinasok po ni world champion Anatoly Karpov, no? So, iba po yung ginamit niya. So, gumamit po siya ng anti-Benoni variation, no? So, instead of d5, nag-move po siya ng g3, no? So, after g3, c takes d4, knight takes d4, and queen c7, no? So, inatake po ni black yung pawn sa c4. So, ginawa po ni Karpov, nag-move po siya ng b3. Then after b3, bishop b4 check. Then after bishop b4 check, nag-move lang po ng bishop d2 si Karpov. No? Then nag-move din ng bishop c5 si IM Mascareñas. Sinatake niya po yung knight sa d4. No? So after bishop c3, then nag-move lang po ng knight e4 dito si black, no? So then nag bishop g2, so kinapture lang po yung bishop sa c3, so knight c3, then nag move lang po ng queen e5, so inatake po ang knight sa d4, no? So force move po na mag move po ng e3, kasi wala na pong ibang move si black dito na iba, no? Kasi po pag mag-move po siya na dito ng knight b5 or knight db5, so pwede lang pong gawin lang po ng black dito is a6, no? Matatanggal po itong pong knight sa c3, no? Kaya po hindi pwede yung knight db4. So ginawa po dito ni Karpov is nag e3 lang po siya, no? Protecting the knight on d4. Then, knight c6, then, nag-move lang po ng knight d2, no? So, nag-move lang po ng knight d2 si Karpov, no? Then, castle, then, nag-a6, no? So, after a6, a3, bishop e7, b4, queen c7, no? So bumalik lang po yung mga pesa ni IM Mascareñas, no? So after queen b3, nag-move lang po ng a5, no? So after a5, c5, then nag-capture po ng a takes b4, then nag-capture po dito ng rook sa a1, no? So after rook takes a1, then nag-move lang po ng b6, no? So force po dito na mag-capture si white, no? Kasi po pag mag b5 siya dito,
So mali po to kasi meron pong knight a5 dito si black, no? So after that, capturein na po dito yung pawn sa c5, no? So kaya hindi po yan ginawa ni Karpov. So ginawa niya po is c takes b6, no? So c takes b6, queen takes b6, then nag-move lang po ng b5, no? So natake niya po yung knight sa c6. So ginawa po dito ni black is nag-knight e5, knight a4, so inatake pong queen, so force po queen b8, then f4, no? So inatake uli po yung knight sa e5, pero nag-move lang po ng knight c6 dito si I.M. Mascarenhas, kasi po pin po yung queen niya sa b3, no? So ginawa po dito ni white is nag-move lang po ng knight c3, no? So po nag-move backward po yung knight para po ma-open yung rook sa a-file, no? So ginawa po dito ni I.M. Mascarenhas, nag-move po siya ng d5, no? So para po close po yung diagonal ng bishop, no? So sa g2. So still bawal pa rin kumain sa c6 kasi po pin po yung queen sa b3. So nag-move po siya ng e4, nag-queen b6 check, and after king h1, nag-move lang po ng d takes e4, no? So kinain na po ni I.M. Mascarenhas yung pawn sa e4. Then after queen c4, so inatake na po ang knight, so pwede na po kainin yung knight. So ginawa po dito ni black is nag-knight a5, no? So nag-move away po siya, inatake rin po yung queen sa c4, no? So after queen a4, so inatake din po niya yung knight sa e5, kaya po nag-move ng bishop d8 to protect the knight on a5, no? So then knight takes e4, then nag-bishop b7, no? So nag-develop na po dito si black, no? So then rook d1, then nag-bishop d5 lang po si I.M. Mascarenhas. So after knight d2, so nag-move lang po ng queen f2, no? So force po na kakain si Karpov sa bishop sa d5 kasi may mating threat po si I.M. Mascarenhas. So after capture, knight g1, then nag-move po ng bishop b6, no? So advantage po dito si black. Kaso po after knight f3, so nag-agreed na po sila na itabla po yung game nila. Pero sa base sa engine po natin, so slight advantage po dito si black, no? Kasi po meron po siyang mga tira na rook c8, no? Mga ganyan. So para mag-threat po dito sa c2. So kaya lang po hindi na po nag-continue ng move si black. So tabla po yung laban nila ni former world champion Anatoly Karpov versus po ang pambato ng Pinas na si I.M. Rico Mascarenhas, no? So thank you po sa lahat ng